Magandang araw ulit mga kapatid. Ito na naman po ang inyong lingkod na si Felix More TV, ang inyong kapatid sa larangan ng pananampalatayang mayroong Diyos. Sa ngalan po na Kristiyano. Ako na po ngayon magbigay uli at mag-share sa inyo ng panibago na namang audio clip mula kay Brother Eli mula po dito sa ating naitagong cassette tape mga kababayan. Kagaya nito mga kababayan. Ayan o. So ito, ang laman nito mga kababayan ay akin na pong i-share sa inyo. Pero sa pagkakataong ito, ang paksakan ng pag-uusapan ay patungkol doon sa tagapamahalang pangkalatan. At ganoon din, gaya ng dati, magkasama po na si Brother Maning at syempre si Brother Elik Soriano doon po sa ang dating daan broadcast sa pamagitan ng AM Radio muli doon sa DZMA. Upang hindi na po magtagal mga kababayan, ito atin na pong pakinggan ang Brother Eli sa kanilang pag-uusap sa pagitan ng Iglesia ni Cristo Minister at sa kay Brother Eli. Sa Iglesia ni Cristo ay sila naman si Maximo Bularan. Narito na po sila. Sabi mo na naman yung kayabangan mo, sabi mo mga apostol lang hindi ko kilala. Ikaw nga hindi nakakakilala sa apostol eh. Gusto mo, patunayan ko sa'yo, mamaya, ha? Intay natin yung sasabihin. Sir, pagmamapuri lang yung sinasabi niyo. Mm-hmm. At, kasi ginasuriyana, matulikan lang natin sa taong ito eh. Di ba? Ngayon, pakinggan pa natin yung susunod na sinasabi ni Ginoong Suriyano pagkatapos ay bumasa tayo ng mga talata sa Biblia. Ngayon, sinunod mo ito, dito ka nahuli, isa yan sa batayan, hindi niya lang batayan ko, ngayon isa yan. O, ano sabi mo ngayon, tungkol yan, tuloy po natin. E dito po, hindi po natutunayan si Apostol Pablo ang tagapamahalang pangkalahatan. Walang sinasabi doon eh, si Apostol Pablo. Wala rin sinasabi rin sa 1.24 maning na si San Pablo ay tagapamahalang pangkalahatan. Well, ba't naman sasabihin kang pangkalahatan eh, nakasulat eh, si tagapamahala ng Iglesia. Nakatawan ni Cristo. Ang patunayan mo ganito, si tagapamahala ng kapiraso ng Iglesia. Ha? Eh, nakasulat tagapamahala siya ng katawan ni Cristo. Maliwanag naman eh, nasa Iglesia. Maliwanag po. Kaya pangkalahatan nyo. Narinig po ninyo na inuulit-ulit ni Ginoong Suriano na nakasulat daw. Na si Apostol Pablo, tagapamahalang pangkalahatan ng katawan ng Hindong Iglesia. At ang sabi nga nung kanya sa Kristal. Hindi na mo ito sinungaling, Mary. Narinig po ika ninyo na sinasabi ni Mr. Suriano na inuulit-ulit niya na si Pablo raw ay tagapamahalang pangkalahatan. Ganun ba sinabi ko? Iniwain mo ng konti. Mahuli lang ng mga taong kasinungalingan itong taong ire. Sinabi ko ba na inuulit-ulit ko na si Pablo tagapamahalang pangkalahatan? Ayon dun sa binasa namin, hindi ganun ang sabi ko, kasi nungalingin niya sinasabi mo na yung kabularan, talaga ikaw hindi ka naguhunos, dili. Yan ba itinuro na sugo mo sa'yo, yung pagsisinungaling? Kung ako'y sugo mo, patatalsikin kita dyan sa estasyon nyo eh. Dahil sinisira mo kredibilidad ninyo kung meron man kayo kahit konti. Ano? Eh, sinisira mo eh. Biro mo, hindi naman yun ang sinabi ko. Pagkatapos sasabi mo, ayan Eka, narinig nyo, inuulit-ulit ni Mr. Suriano na si San Pablo Eka ay tagapamahalang pangkalahatan. Pakinggan natin uli ang sinabi ko kung merong ganyan. Tuloy. Pagkatapos ay bumasa tayo ng mga talata sa Biblia. Ngayon, sinunod mo ito, dito ka nahuli, isa yan sa batayan, hindi yan ang batayan ko, ngayon isa yan. O, ano sabi mo ngayon, tukol yan, tuloy po natin. E dito po, hindi po natutunayan si Apostol Pablo ang tagapamahalang pangkalahatan. Walang sinasabi din eh, si Apostol Pablo. Wala rin sinasabi rin sa 1.24 maning na si San Pablo ay tagapamahalang pangkalahatan. Well, ba't naman sasabihin kang pangkalahatan eh, nakasulat eh, si tagapamahala ng Iglesia. O, kita mo? Ba't naman, ang sabi ko, bakit naman sasabihin pang si tagapamahalang pangkalahatan, eh, ang nakasulat eh, si tagapamahala ng Iglesia. O, ano, di ba manay, napun-napun na mo kasinungalingan? Tama po. O.
Ako na mismo nagsabi na, bakit naman sasabihin pang si Pablo'y tagapamahalang pangkalahatan, samantalang ang nakasulat sa 1:24-25 ng Kolosas, si Pablo'y tagapangasiwa ng katawan na siyang iglesia. Pag sinabi tagapangasiwa ng iglesia, buo ang ibig sabihin, ano man eh? Hindi yung isang parte lang. Oh, hindi isang parte lang. Hindi kagaya ng sinasabi nyo na si Kamanaloy nagtayo ng iglesia, lokal lang ay tinayo. Oo. Di ba? Sabi nyo sa pasugo nyo, yung pala hindi naman lokal at central lang itinayo. Central. O, di ba? Yan ang kasinungalingan nyo eh. O, ngayon, tuloy natin. Nakatawan ni Kristo, ang patunayan mo ganito, kay tagapamahala ng kapiraso ng iglesia. Ha? Eh, nakasulat tagapamahala siya ng katawan ni Kristo. Maliwanag man eh, nasa iglesia. Maliwanag po. Kaya pong kalahatan nyo. Narinig po ninyo na inuulit-ulit yung mga surihan na nakasulat daw. Ha? Na si Apostol Pablo tagapamahala ng pangkalahatan ng katawan ng inyong iglesia. Eh, tamo na, pati kung magsuba ka, mali. Eh, hindi ko naman sinabi yun eh. Ang sinabi ko sa'yo, ang nakasulat, si Kristo tagapamahala ng iglesia. Si Pablo. O, si Pablo. At hindi siya tagapamahala ng kapirason ng iglesia. Para sabihin mong hindi siya pangkalahatan. Kaya, pangkalahatan yung pag sinabi na siya tagapangasiwa ng iglesia, eh, pangkalahatan yung iglesia sinabi eh. Yun, yung conclusion ko, pangkalahatan. Pero para sabihin mo, na inuulit-ulit ko si Pablo tagapangasiwang pangkalahatan ng iglesia, hindi nga yun ang inuulit-ulit ko. Ang inuulit ko si Pablo tagapangasiwan ng iglesia o ng katawan. At sinabing katawan o iglesia, buo pinamamahalaan niya. O ngayon, tuloy natin. At nasabi nga nung kanya sa Kristal Maliwanag daw yun. Ngayon ay masahin natin yung talata kung meron tayong mababasa na si Apostol Pablo ay tagapamahalang pangkalahatan ng unang iglesia. Mabasahin ko po itong nasa Kolosas 1:24-25 po. Dito sa Biblia na alam natin na siyang binabasa. Malimit na basahin ni Naginoong Suriano, itong PBS o salin ng Philippine Bible Society. Ito po ang nakasulat. Ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos. Yan po, nakasulat dito sa Kolosas 1:24-25 at wala tayong nabasa rito na si Apostol Pablo ay tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia. Mana pa ang ating natasin doon sa sinabi ni Ginoong Suryano? Oh, wala rin silang nabasa na si Pablo rito maning ay tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia. Ano? Ayun. Yan niya. Ang tanong ko naman sa'yo, oh, tinatanong naman kita. May mababasa ka ba namang si Santiago Nimo tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia? Iyan ang napakagandang tanong sa iyo. May mababasa kayo na si Santiago, sabi mo si James Deles, ang tagapangasiwang pangkalahatan ng iglesia. Pag nakabasa ka niya, ang kabularan na ayos. Ano, di ba naman eh? Eh ako, may mababasa ako, si Pablo, ginawang tagapamahala ng iglesia. O, di ba man eh, ano? Meron po. O, basahin natin. Eh, sila, hindi lang nila pinaliliwanag ng gusto eh. Pakinggan nyo, basahin natin uli ang Kolosas 1:24-25. Ngayon, nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. Tuloy. Na ako'y ginawang tagapangasiwa nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang matupad ang salita ng Diyos. Nung sabihin maning ni San Pablo na ako'y ginawang ministro nito, anong kahulugan nung nito? Aba, eh, ibig sabihin, nung iglesia. Oo, nung katawan na siyang iglesia. O ngayon, ay ang tanong ko sa'yo, mapapatunayan mo ba
na si San Pablo ay tagapangasiwa ng kapiraso ng iglesia? O ang nakasulat sa Biblia ay ginawa siyang tagapangasiwa nito? Nito. Ministro nito. Ayon sa pamamahala ng Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo. Sino binigyan ng pamamahala ng Diyos? Sa iglesia. Si Pablo po. Si Pablo. Yan ang dapat mong maintindihan, Bularan. Si Pablo, ginawang tagapamahala ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa kanya para sa mga Kristiyano. Kaya inuulit natin, mga kababayan, magpakita naman si Kabulaan, si Kasantos at si Kakibral na si Santiago Minor ay ginawang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ng Una. Yan. Kagaya ng hinahanap niya, nakapasa, tagapamahalang pangkalahatan. Eh, tayo minabasa na eh. Eh, sino walang eh? Eh, tsak na mauubos na ang buhok nila sa ulot tsaka sa kilay eh, hindi sila makakakita niyan. Oo. Ayan, tandaan mo yung Kabulaan. Yan, ang hanapin mo. Tuloy na. Tuloy po nat. Nagunin yung termino. No. Sa halip niya ang ministro, ang ginawa niya ay tagapamahala. Ayun, binago raw yung termino na sa halip sa ministro. Tagapangasiwa. Nakalagay tagapangasiwa. Binago mo raw maling. Hindi. Talaga nakalagay sa matatanda sali ng Biblia na tagapangasiwa. Ang tagapangasiwa nito. So muli mga kaibigan, dapat nating maalaman na ito po yung umpisa ng debate Iglesia ni Cristo versus MCGI. Nanunguna is mas kilala doon sa pangalan pa na ang dating daan. Pero yun po ay pangalan ng programa ng sa radyo. Hindi po yun pangalan ng samahan. So dito po nag-umpisa hanggang ang Brother Eli makarating doon sa television. Unang-una nga po doon sa Channel 13. At ganun pa rin ang kanyang pananalita at pangangaral. Tinutuligsa at pinapamalian niya ang aral ng Iglesia ni Cristo. At doon na nga po sa punto na dumating na sumagot po ang kampo ng Iglesia ni Cristo sa panguna po doon ni Maximo Bularan at nagtatag sila ng programa din naman nila para maipangtapat sa dating daan, walang iba kundi ang mabuting daan. Yun po mga kababayan ang pinakaumpisa sa sagutan ng Iglesia ni Cristo sa panig ng Iglesia ni Cristo at ng MCGI na noon ay mas kilala ng maraming tao sa programa ng radio na ang dating daan. Oh. Ayon sa pamamula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang matupad ang salita ng Diyos. Saka miski sa Grego. Oo. Tagapangasiwa na kalagay. Tuloy natin. Ito lang ang gusto kong mapasinig ng Suryano. Hindi nag-iisa si Apostol Pablo sa pagiging ministro sa unang iglesia. Alam ko yun, ba't mo papapansin sa akin yun dahil ministro sa iglesia? Ha? Timoteo, ministro. Oo, ministro. Pero patunayan mo, nangangasiwa, namamahala ng iglesia. Hindi lahat ng ministro nangangasiwa o namamahala ng iglesia. Hindi kagaya ng pagkatagapangasiwa ni Pablo na siya tagapangasiwa ng iglesia ayon sa kanya. Ando pa man eh. Eh, yung ibang ministro, hindi naman, parang ganito kapat naman yung yan eh. Hindi lahat ng pulis, lahat yun eh, pulis. Pero hindi lahat ng pulis, chief of pulis. Oo, di ba? Pare-parehong pulis, pero hindi lahat chief of pulis. O, yan ang dapat nating makita. Tuloy po natin. Kung ang batayan niya, kaya niya sinasabi na si Apostol Pablo ang tagapamahalang pangkalahatan, eh dahil sa nanggit ni Apostol Pablo na ako yung ginawa ng ministro nito. Hindi nag-iisa si Apostol Pablo sa pagiging ministro. Ang totoo, si Timothy o si Philemon, ito ay mga ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo. At lahat ng mga apostol, mga ministro. Hmm. Paano siya ngayon sasabihin niyo na dahil sa mayroong langit sa 1:25 na ako'y ginawang ministro nito ay hindi naman sinabi doon na ako'y ginawang tagapamahalang pangkalahatan ito. At natalakay na nga natin kanina na si Apostol Pablo ay hindi siyang tagapamahalang pangkalahatan kundi si Santiago Bata. At ang isa nga sa mga katunayang ibinigay natin na magkaroon ng suliranin ay umakyat pa sila, nagtungo pa sila sa Jerusalem. Eh kung totoo na si Apostol Pablo ang tagapamahalang pangkalahatan, dapat sana doon pa lamang sa dakong pinangyarihan, nagpasya na siya.
walang dahilan para sa makipagtalo. Bakit makikipagtalo yung tagapamahala doon sa kanyang pinamamahalaan? Inisukat na ilagdan niya yung pasya. Kamukari naman ni Santiago'ng bata, hindi nakipagtalo. Sukat na pinakinggan ni Santiago'ng bata yung magkabilang panig. Pagkatapos ang sabi niya, mga kapatid, pakinggan ninyo ko. Ang hatol ko. Di ba? Yeah, meron pong hamon si Ginoo Suriano. Ang atin daw patunayan ay kung si Apostol Pablo ay tagapamahala lamang ng kapiraso ng iglesia. Yun po ang termino niya. Hmm. Bakit mo iahamon sa amin yung termino ng tagapamahala ng kapiraso? Wala naman tayo sinasabi si Pablo, tagapamahala ng kapiraso. Mm-hmm. Ang ating paninindigan ay ito. Si Pablo ay namahala sa dako ng mga at maging sa banal na kasulatan naman ay talagang pinatutunayan niya. Mm-hmm. Dito sa Roma, 15:16-21 ay mabuti basahin natin yung bahagi niya. Oo, oh, eh di kapiraso lang talaga. Kung ang paniniwala niyo si Pablo ay tagapangasiwa ng mga hintil, ano man eh. Oh. Yung ba'y buong iglesia? Abay, yun ay kalahati. Oo, oh, kalahati. Oo, oh, di ba? Kapiraso ng iglesia yon. Oo, oh, di ba? Eh kasi... Kung hinti lang ang pinamahalaan niya eh. O ngayon, ang alam kong babasahin nyo, pero yan, hindi nyo naintindihan. Tuloy natin, baka meron pa tayong oras na piraso. Pag nakasulat, upang ako'y maging ministro ni Kristo Jesus sa mga hentil na nangangasiwa sa Ebanghelyo ng Diyos, upang ang mga hentil ay maging kadugod-lugod na handog, halihas ay pinapaminbanal ng Espiritu Santo. Yan po nakasulat sa Biblia. Ministro ni Kristo Jesus sa mga hintil na nangangatiwa sa Ebanghelyo ng Diyos. At yung sabihin sinino? Eto, hindi gaya ng nasusulat, makakakita silang mga hindi dinatnan ng mga balita tungkol sa Kanya at silang hindi na nakapakinig ay makakatalastas dahil nga po doon sa ginawang pangangaral ni Apostol Pablo doon sa mga hintil, sila na hindi dating nakakakita ng liwanag ng salita ng Diyos, nakakakita na sila ngayon dahil nga sa kanyang ginawang. Iyon. Si Pablo pala, tagapangasiwa lang maning sa mga ministro lang, sa mga hintil lang, sabi nila. Meron silang hindi alam na talata eh, ano man eh. Meron niya po. Eto sa ano yan eh, sa 9:15 ng gawa eh. Sabi eh ito, dadapot sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka. Sabi kay Pablo, at sabi kay Ananias, sapagkat siya eh, si Pablo, ay isang sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Oh, masasakop ba Israel man eh? Sako. Oo, yan. Hindi alam ni Kabularan. Samantala, at tungkol sa kanyang karapatan bilang ministro sa tunay na iglesia, siya ay itinatalaga ng Diyos sa dako ng mga hintil. Hmm. Katulad ng binabanggit dito sa Isaiah 49:6, pakinggan ninyo pahayag. Oo, at kanyang sinasabi, totoong magaan ang bagay na ikaw ay naging aking lingkod, upang ibangon ang mga lipin ng Hakob at isauli ang iningatan ng Israel. Ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga hintil. Dito po ang hinuhulaan ng propetang si Isaiah ay isang lingkod na gagawing pinakailaw sa mga hintil. At sa katuparan, ipinaliwanag ni Apostol Pablo na siya ang katuparan niya. Gaya po ng binabanggit dito sa Gawa 13:46-47. At nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe na nagsisipagsabi, kinakailangan salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo, yamang inyong itinatakwil at inahatulan ninyong hindi kayo karapat dapat sa walang hanggang buhay. Narito, kami ay pasa sa mga hintil sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hintil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Kaya distinguido pa lamang, nahula pa lamang, sinyak na kung ano talaga ang talagang lugar na siyang pang-uukulan ng malaking panahon ni Apostol Pablo sa kanyang gawain.
Ginanda ko ng mga hintil. Pakita mo na yan, oh. Isa ka na namang mali na naman ang sinabi mo. Binasa mo pa umano yung hula. Tapos idinitinin mo na lang sa hintil si San Pablo. Balikan nga natin yung hulang binasa mo kung totoong sa hintil lang si Pablo. 49:6, pakinggan niya. Oo, kanyang sinasabi. Totoong magaan ang bagay na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ng Jacob at itauli ang iningatan ng Israel. Ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga hintil upang ikaw ay maging aking kaligtasan hanggang sa wakas ng lupa. Oh, yan bang magiging ilaw sa hintil, kapatid naman eh? Wala nang kinalam na kahit kapiraso sa Israel ayon sa hula. Abay, dito sa unang nabasa po natin. At binasa nila. Opo. Unang-unang nabanggit dito na ibabangon ang mga lipi ng Jacob at isa sa uli ang iniingatan ng Israel. O, yung ba'y sa Israel, yung ba'y sa hinti lang o kasama Israel doon? Kasama po ang Israel. Ayun. Kaya nang ulitin ng Panginoong Heso Kristo. Ang tungkulin gaganapin ni San Pablo nang ulitin ng Panginoong Jesus, pinakita niya kay Ananias na talagang pati Israel eh. Pakinggan mo. Kaya kabularan, mabuti tigilan mo yung kasinungalingan mo't lalo kang nababaon yan eh. Pakinggan nyo sa 9:15 ng gawa ng mga apostol. Datapuat sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Ayun, kita mo na, di kasama Israel dyan. Kaya yung tagapangasiwa ni Pablo, umpisa sa hintil muna. Pero noong napapanahon na, pati yung mga Israelita na sakop ng kanyang pangasiwa. At huwag po natin kalilimutan na hindi naman kapagdakang natawag sa pagka-apostol si Pablo, nangasiwa na agad. Oo, nangasiwa na agad. Yung kasi ang kanilang pinatutunog doon sa kanilang mga palabo na ginagawa kagabi. Oo, kasi alam mo naman yung mga tao na yun eh, kahit alam naman nila na talagang mali yung kanila. Pag nakahiya ng tindigan eh, tiyak na tiyak na dadaldala na yun. Kaya nga ang tawag natin napasubo, hindi subo eh. Napasubo yung mga tao na yun. Ngayon, para sabihin ninyo, teka muna, meron ba tayo naghihintay na tayo sa Silvestre? Di pagbigyan natin, talagang yun ang ating kahinaan eh. Meron wala tayong binibigong tao eh. Oh? At asa na ang ating telepono, tinago niya ata sa ilalim ng takalan eh. Ito nga yung ating ano, kapatid naman eh, yung tungkol po sa si Pablo ay hindi lamang sa Israel. Una nga siya sa hintil, pagkatapos eh ang Israel eh kanya ring at saka mababakas mo na talagang dun sa hula. Meron siyang tutungkulin sa Israel, maningi. Ibabangon niya ang lipi ng Jacob at saka tapos eh isasauli ang mga iniingatan sa Israel. At katunayan ng ginagampanan niya na ang kanyang tungkulin, talagang inuna niya ang Israel. Kaya lang dapat niyang unahin ang hintil eh. Ano? Tinan niyo sa 13:46 ng gawa ng mga apostol. Ito po ang sabi rito. Sapagkat ganito ang ipinag-uutos sa amin. 346 man eh. At nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe at nagsisipagsabi. Kinakailangang salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyong itinatakwil at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Narito, kami ay pasa sa mga hintil. Sapagkat ganito ang ipinag-uutos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hintil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Ayun. Hindi ba kapatid naman eh na talagang dito ang
Ang unang gustong hasikasuhin ni San Pablo yung mga Israelita, ano? Tama po. O eh, nung ayaw nilang pakinggan muna si Pablo, at yun naman kasi ang sinabi ng Panginoong Jesus kay Pablo, na umahon ka ika at hindi nila tatanggapin na ang iyong patutuo. Meron sitas na nila, nakita nyo na ba? Pakitingnan nyo lang. Na talagang pinaalis siya muna sa Israel para pumunta muna sa mga Hintil sapagkat hindi muna tatanggapin ang kanyang patutuo dahil sila bulgar na si Pablo talagang umuusig sa iglesia sa pasimula eh. Ngayon, pumunta muna siya sa mga Hintil at kakatunayan niyan dito sa isang talata ng ikalawang Korinto, meron ganitong pangungusap si Apostol Pablo sa kapitulo 12 at versikulo 1. Ganito ang ating mamabasa. Kinakailangan ako'y magmapuri, bagamat ito'y hindi nararapat. Ngunit aking sasaysayin ang mga pangitain ko sa mga at mga pahayag ng Panginoon. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon, maging sa katawan aywan ko, o maging sa labas ng katawan aywan ko, Diyos ang nakakaalam. O, meron sinasabi dyan si Pablo. Giging tiwari, ang ulo nasa itaas eh. Hindi ba? Maliba na lang kung ang ulo ni Ginoong Suryano siya nasa ibaba. Eh kasi ang paliwanag niya ay parang paliwanag literal na kung itinayuan niya ang katawan sa ibabaw niya, kailangan niya nasa ulo, nilumilitaw, nasa ilalim ng ulo, nasa ibabaw ang katawan, kaya tiwarik na. Talaga namang ganun ang labas doon sa inyong ano, sa inyong sa inyong palabo, yun ang labas eh. Si Kristo ulo, itinayo niya sa kanya yung iglesia. Sa kanya rin kamo, yung iglesia ay katawan. O sige nga, maglagay ka nga ng ulo at pagkatapos ay itayo mo rin sa iyo yung katawan, di tiwarik. O ano man, hindi ba totoo? Ay, ganun niya ho. Ewan ko, bakit hindi naman maintindihan itong barkadami. Okay, o, paano yung madilim ang utak niyang mga tao na yan? Tuloy po natin. Sabi ko nga, ang tiwarik ay yung isip niya. Ikaw, yung isip mo, tiwarik. Oh, at saka, hindi ako ang kanyang tinututulan naman. Ang tinututulan niya ay ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat si Kristo ang nagtayo ng iglesia at si Kristo rin ang naisabi na yung iglesia itinayo sa ibabaw ng bato at ang batong pinagtayuan ay si Kristo. Kaya yung sinasabi niyang tiwarik ay nasa isipan niya lang yun. Pero sa katotohanan, walang tiwarik doon sa bahagi niya. Yun nga, tiwarik nga. Yun sa paliwanag mo, tiwarik. Dahil Kristo ulo. Tatayo sa ibabaw niya yung katawan. O, di ba tiwarik ang labas ng katawan, man eh? O, nasa ilalim yung ulo eh. Oo, dahil itinayo sa ibabaw niya. Ngayon, para wag tiwarik ganito. Si Kristo ang bato, itatayo sa kanya ng ama yung bahay. Ayun, hindi tiwarik. O, siyempre, siya ang bundas yun eh, bato eh. Ang itatayo sa ibabaw ng pundas yun yung bahay. Ano? Yan ang nasa Epeso 2:19-20. Ah, tuloy po natin. At ang isa nga lang, doon sa napasin ko, doon sa sabi niya, ang nagtayo ng iglesia ay ang Diyos at hindi si Kristo. Pagdating sa iglesia, naiiba ang kanyang tungkol sa kalikasan ng ating Panginoong Kristo. No. Samantalang diyan sa susunod na pahayag at maririnig ng ating mga taga-sunaybay, pakinggan natin ang kanyang pahayag. Tonight, pakinggan niyo sa unang Juan 5:20 ganito nakasulat. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Hindi, wala sa langit, maneng. Opo. Nasa nagpunta? Narito po. Saan na dito? Sa lupa. O, naparito. Sabi, sino sabi niyan? Aba, si Juan. Oo. So, ngayon, ano sabi ni Juan? Di sa naparito? At tayo'y pinigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo. Sa makatingin ay sa kanyang anak na si Jesucristo. O, anong si Jesucristo? Ito ang tunay na Diyos. Naninindigan siya na dito sa unang Juan 5:20 ay si Kristo lang ang tunay na Diyos. O, tinan mo, hindi ko pa sinasabi yung konklusyon na ikaw na mismo nagkonklusyon. Pinutol mo eh. I-rewind nga natin ng konti yan, kapatid, ha? Pinutol nila yung konklusyon ko eh. Talaga manluluko itong mga taong ito. Huwag mo alisin yung konklusyon ko.
kailangan eh patunayan mo na buo. Huwag ganyan. Hindi kagaya nung ginagawa namin, tinan mo kami. Kahit maubos ang oras namin eh aming iniisa-isa yan. Tinan natin. Eh, ikaw lang ang may konklusyon nun. Hindi ako may konklusyon nun eh. Pakinggan nyo. Kudente ganito nakasulat. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Pakinggan nyo mami, ako puputulin yan. Puputulin. Tapos siya magkukonklusyon. Langit, Maling. Opo. Nasaan nagpunta? Narito po. Saan nandito? Sa lupa. Sa lupa. O, naparito. Sabi, sino sabi niyan? Aba, si Juan. Oo. Ngayon, ano sabi ni Juan? Di saan naparito? At tayo'y pinigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo. Kamakasulid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. O, ano yung si Jesucristo? Ito ang tunay na Diyos. Nalimang Biblia siya na dito sa unang Juan 5:20 ay si Kristo ang tunay na Diyos. Pinutol mo eh, naluloko. Hindi yung pamantuloy natin. Hindi daw si Kristo ang dalpay na iglesia, hindi ang Diyos. Kaya doon, napakagulo mo na yung bahagi na yan. Hindi ba? Ay sabi ko nga, pag pala ang pag-uusapan, iglesia, nagbabago ng stand si Ginoong Soriano. Nasasabi niya, hindi si Kristo ang nagtayo, kundi ang Diyos. Di maliwanag sa pahayag na yun, iba ang Diyos, iba ang Kristo. Oo. Pagkatapos, dito naman sa unang huwa, 5:20, si Kristo raw ang tunay na Diyos. Kung totoo si Kristo ang tunay ng Diyos, at kung totoo ang sinasabi niya na ang Diyos ang nagtayo ng iglesia, e dinilitaw na si Kristo nga ang nagtayo ng iglesia. Sapagkat si Kristo pala ang tunay na Diyos. Sino mo yung panlulukong ginagawa niyo na yan? Yung aming paniniwala, eh, kayo nagpapaliwanag sa tao at paputol pa. Yan ang sinasabi ko. Diyan kayo, ano eh, diyan kayo eksperto. Talagang ang miyembro nyo kawaawa. Ako naaawa sa miyembro nitong mga tao. Ito kapatid naman eh. Eh, di kasi naman. Dahil lang sa ayaw ho nilang magtapat ng totoo sa bayan. Oo, bilang puputulit pakatapos bis. Ang atin daw paniniwala si Kristo ang tunay na Diyos. Pagdating naman daw sa iglesia, hindi siya pinaniniwalaan natin yung tunay na Diyos na nagtayo na iglesia. Mini-mix-mix nila eh. Kasi natataranta na itong magkakabarkada nito. Malaki na ang pagkakataranta nito mula nung makipagsagutan sa atin eh. Ano? Malaki na ang pagkakataranta nitong mga ito eh. Kaya ganyan yan eh. Tuloy po natin. Sa kanya. Hindi sa kanya. Na hindi naman natin tinatanggap sapagkat yung mga pagkakataon na niliwanag na natin kung sino ang tinutukoy ng tunay ng Diyos sa unang Juan 5:20 na ipinakilala pa ng ating Panginoong Jesucristo sa Juan 17:1-3 ay ang tinutukoy ang Ama. Ang Ama ang ipinakikilala ang tunay ng Diyos. Yan, mapapansin na naman natin yung kanyang talungatan na pahayag. Itutuloy pa natin mga gili namin taga-subaybay. Pakinggan po ninyo. Hindi rin daw po totoo na si Kristo ay napakita kay Pablo. Bago siya umakyat o pumating sa langit, si Pablo ang kahuli-huli ang apostol na pinagpakitaan ni Kristo bago siya pumating sa langit. Enero 9, 1990, sabi daw po ninyo, kapag may maipakita ang sino man na may mali sa isinturo at walang napagpapatay sa Biblia, titigil na kayo sa isang pangaral. Aba, oo. Pagka ang aming puro walang patay sa Biblia, aalim pa namin mga aral. O ay ngayon, ba't ko sinabi na si Pablo ay nagpakita rin sa kanya ang ating Panginoon sa Kristo? Kasi alam mo yan, Maling, ano? Kung natatanggaan mo yung pamangkin ng kapatid na Manuel Bacota, eh, saksi niyo ba yun, ano? Apo, si Andy. Oo. Yun, eh, kasama yata yun, o kung siya mismo ang kausap ko. Sabi ko, eh, si Pablo yun ka, saksi yun, pero hindi nakakita si Pablo, sabi niya, ano? Ay, hindi ka ako. Si Pablo Apostol, taksi rin siya. Pero, kaya si taksi, dahil nakakita siya, nakita niya rin si Kristo. Asan eh, kamo mababasang, nakita niya rin si Kristo. Binasa ko ito, binangula ko rin ito, nakitla pa yung taksi na yun. Taksi rin niya pa rin yun eh. Hindi niya ba? Oo. Eh, bakit ko po sinasabing nakita rin si Pablo? Si Chris,
Kristo. Pakinggan nyo sa unang Kristo, 15. Kung pinahanapin sa 4. At siya'y inilibing. At siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga So hanggang dyan po ang inabot ng ating cassette tape. Dahil siyempre pagka cassette tape may limitasyon pag natapos ng isang mukha ng cassette tape. Parang kagaya nito, pag natapos na dito sa site, siyempre kailangan mag-matic yan dito sa kabila. So ganun na po yan, kinapos tayo ng tape. Pero ganun pa man mga kababayan, narinig ninyo ang usapan nila na nagpalitan ng mga katwiran patungkol doon sa iba't ibang paksa na kanilang pinag-uusapan. Una po mga kababayan, ang pinag-uusapan doon ay ang tagapamahalang pangkalatan at marami pang sumusunod na pinag-uusapan. So yun po mga kababayan, ang aking masabi dyan. Dito po sa pagkakataong ito, sa usapan doon pa lang sila sa AM radio, ay mayroon na pong mga debating nangyari. Pero sagutan na live on air station sa pagitan lang naman ng station at sa kabila naman sasagutin naman ang kabilang station na nagbo-broadcast ang Iglesia ni Cristo at ang MCGI na noon mas kilala doon sa ng maraming tao sa programa na ang dating daan. So yun po mga kababayan, ngayon nung lumipat na ang Brother Elite, mayroon na siyang oras or time slot sa television, doon na po medyo tumitindi na ng konti kasi television na po yan. At doon na nga po na buo ng panig ng Iglesia ng Kristo na sila po gumawa ng isang programang pangtapat sa ang dating daan na yun na nga po ang mabuting daan. At ang iba and the rest is history. Yun na nga po nangyari na may usaping Iglesia ni Kristo versus MCGI. Yun po mga kababayan, ginawa ko ang pagkakataong ito upang ang mga laman itong nasa tape na noon is kasagsagan ng Brother Eli nangangaral sa pangitan ng AM radio ay hindi pa po narinig ng mga bagong henerasyon na mga member ng MCGI. So sa pamagitan nito, akin pong ipinaparinig sa inyo mga kabayan kung paano ang Brother Eli makikipagtuligsaan, makipagsagutan, pinapaninindigan ang aral ng Panginoon ayon sa nakasulat sa Biblia. Ganun lang po ang Brother Eli mga kababayan. So sa inyo nagustuhan ang ating ginagawang pag-upload sa video na ito, huwag naman sana makalimot na mag-like, share at saka subscribe. Pindutin po ang bell icon sa baba para updated palagi kayo kung mayroon naman tayong panibagong i-upload ko ng mga audio tape ng Brother Eli. Yun po mga kababayan, hanggang sa muli tayo po magkita-kita-kits sa ganitong pamamaraan, sa ganitong pag-upload at sa ganitong mga usapin ng pananampalataya. Sa ngalan tayo ay kapatirang Kristiyano. Maraming salamat. Shout out po sa buong MCGI. Ito pong inyong lingkod si Felix Mortivi. Hanggang sa muli. Bye-bye na po.